Hi there, guys. Yup, I am that boy. I am JC, and welcome back to my YouTube channel. So ngayon, isang video na naman yung gagawin natin, and I hope this video can help yung mga aspiring YouTubers out there and yung mga gusto na gumawa ng YouTube channel nila. And guys, dalawang version ng video na ganito ang gagawin ko. For this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube channel nyo using your mobile phones. So hindi ko na guys papahabain. Kung gusto nyong malaman kung ano yung gagawin natin, just keep on watching. Video guys, dun sa previous video natin, tinuro ko kung paano mag-start sa pag-vlog. Kung paano mag-start sa pagiging vlogger, yung mga important na dapat gawin, yung mga important na dapat yung malaman, yung mga frequently asked question kung paano nga ba mag-start sa pag-vlog. So ngayon, dito naman sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube channel nyo. So I hope na dito sa video na to, matulungan ko kayo and step by step ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin, yung mga step na kailangan nyong sundin para makagawa kayo ng YouTube channel nyo. Let's start! So guys, ngayon tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel using your mobile phones. So of course, kailangan yung mobile phones nyo. Then, let's start! Hi Ate Janela, siya yung wallpaper ko. Ta-da! Let's appreciate the beauty of Janela Salvador. Anyway guys, yan, proceed tayo sa YouTube application of course. Kailangan nyo i-open yung YouTube application nyo. And at the lower part of it, may makikita kayo dyan na button na nakalagay is library. Open nyo lang yon. So makikita nyo, meron dyan na sign in button. So, dun sa sign in button, i-click nyo lang yung sign in button na yun. Tapos, lalabas na. It's either kung may mga account na kayo, lalabas na siya dyan. Okay? Pero, since gagawa nga tayo ng bago, let's use add account. So, once na mag-continue na kayo, lalabas na yung Google or yung Google sign in. You have to sign in your Google account or kung wala pa kayong Google account, katulad nga ng sinabi ko, create an account. Ayan. For myself. So, kung magmamanage kayo ng business, you can also do that. Ayan. Then, fill up nyo lang yung mga informations na hinihingi nila. Like, for example, John, then, Bill. Pindutin nyo yung next. Then, fill up nyo yung birthday nyo. After yan, ayan. Naglalabas sila dyan ng mga suggestions ng email address na pwede mong gamitin. So, yan yung mga possible or yan yung mga available na address or Gmail address na pwede mong gamitin sa account mo. So, pili tayo. Pero, pwede ka din gumawa ng sarili mo. Pero in my case, pipili na lang ako dito para mas madali. Since ito yung advisable ni Google. Kung ikaw mismo gusto mong gumawa ng sarili mong Gmail address, pwede kang gumawa. On this part, you have to put your mobile number para ma-send nila sa'yo yung code or may isa-send sila sa code. Ayan. May isa-send sila na code sa inyo. Just for verification, kailangan mo na ilagay dito yung mobile number mo. Ayan. Okay. So, ayan. Hintayin nyo lang yung code na lumabas. So, ayan. Diba? Nag-message nyo siya sa akin. Ayan yung code 361715. Then, press the next one. Ayan. So, yan yung makikita nyo na lalabas kapag na-input nyo na yung number nyo and na-input nyo na yung code. So, press next. And, lalabas na yung privacy and terms which kailangan nyo talagang basahin. Alam ko nakakatamad tong part na to. Pero, kailangan nyo talagang basahin isa-isa to para maintindihan nyo yung rules and regulations at saka yung mga kailangan nyo tandaan sa paggawa ng Google account. O, yun. So, ngayon, meron ka ng YouTube channel. So, kung makikita nyo, merong color green sa taas nung library ko. So, pipindutin nyo lang yung color green na yon, then lalabas dyan yung
mga buttons na pwede mong pindutin para ma-access mo yung YouTube channel mo. So you have here your channel, YouTube Studio, Time Watch, Get YouTube Premium, and so on and so forth. So in this case, yung YouTube Studio, I don't think gagana siya dito, pero meron tayong pwedeng i-download na separate na application para ma-access mo yung YouTube Studio. Pero kapag using your desktop, pwede mo siyang i-access through the same page or through the same tab na gagamitin mo for your YouTube channel. So ngayon, ang pupuntahan natin is yung channel mo. So click your channel, then lalabas dyan yung name na gusto mong ilagay. Ayan, use YouTube as. Pwede mong ilagay dito yung channel na gusto mo. For example, ako, gusto kong ilagay ng name ng channel ko. First name niya is like JC. Tapos this one naman, JC Pranks. Ayan. So, hintayin mo lang siya lumabas. Tapos once na lumabas na yung homepage ng YouTube, it means meron ka ng YouTube channel. So, balik ka lang ulit dun sa library button. Yan. Tapos, balik ka lang ulit dun sa channel mo, which is yung letter J dun sa taas. And then, click again your channel. So, yan. Meron ka ng channel. Ang gagawin mo na lang dito is i-edit mo yung channel art mo, i-edit mo yung profile picture mo, and you can add description to your channel and yung iba pang mga pwede mong i-fill up. Papakita ko sa inyo. Hindi madali na palitan yung profile picture using your phone. Pero may ituturo ako sa inyong hack para mapalitan nyo yung channel art nyo at saka yung profile picture nyo using your phone. Okay? But for now, dito muna tayo sa application. Yan, pwede nyo palitan dito sa phone or dito mismo sa application ng YouTube yung name ng channel nyo or you can add description. Ito na yung part kung saan ituturo ko sa inyo naman yung hacks or tricks para mapalitan yung channel art nyo at saka yung profile picture nyo using your phone. So, first thing you have to do is open the Safari or Chrome, then search for YouTube. So, once na mag-appear na si YouTube, punta kayo again dun sa pinakataas sa right corner ng page and then click it and then sign in. So, i-sign in nyo yung Google account nyo or yung channel nyo dito. So, in my case, ang isa-sign in ko na dito is yung main channel ko. So, guys, hindi ko na pinakita yung pag-sign in ko kasi syempre makikita nyo yung password. So, ayan na. Ngayon, na nailogin nyo na yung account nyo, the same button, pipindutin nyo lang siya. Nga pala, guys, kapag inopen nyo to or nag-sign in kayo using your phone or using your mobile devices, lalabas kung gusto nyo bang i-open yung mismong YouTube app. Just click the cancel button para mag-proceed dito sa Safari natin or sa Google Chrome. Once nandito na kayo sa part na to, scroll lang kayo sa baba and may makikita kayong desktop button. So, i-click nyo yung desktop button, lalabas ulit yung open in YouTube, and then just click cancel button, and then magmumukha ng pang desktop yung YouTube mo sa phone. Now, eto na yung part kung saan pwede mo nang palitan yung channel art mo at saka yung profile picture mo. So, kapag nagawa nyo na yon, magiging mukhang pang desktop na yung itsura ng YouTube nyo, even na ginagamit nyo is phone nyo. At the top left corner of your YouTube screen, may tatlong lines doon. Click nyo lang yon, and then lalabas dito, my channel. Punta kayo doon sa channel nyo, and then, i-redirect nila kayo doon sa channel nyo mismo. Then, once na nandito ka na sa channel mo, pwede mong i-click yung picture mo, may makikita kang pencil dyan, and pwede mo siyang palitan kung anong photo yung gusto mong ilagay. Zoom out mo siya. Ayan. Then, may lalabas na ganitong message na your channel icon comes from your Google account. Change may take a few minutes to show on your channel. So, in my case, hindi ko na talaga siya papalitan, pero you can edit it on your own. Next one is your channel art. So, in your channel art, ganun ulit. Pag zoom in nyo siya, click it, and then may lalabas ulit na pencil. Then, you can edit it. Yan. Lalabas yung edit links. Edit links, ayan yung nakikita nyo sa baba, yung Instagram, Facebook, and Twitter na button. Yan yung edit link. Pwede mong i-link yung Facebook account mo, Instagram account mo, or Twitter account mo sa YouTube channel mo.
In that way, mas mabilis na makikita or mas mabilis na mapupuntahan ng mga subscribers mo yung Facebook account mo or yung Instagram account mo or yung Twitter account mo para ma-follow ka nila. For now, ituturo ko sa inyo kung paano i-edit yung channel art. So, click Edit Channel Art and then, once na ma-edit nyo siya, lalabas na siya ng ganyan. Pwede kayong mag-upload ng photos directly from your phone or you can upload photos from your computer or pwede din from your Gmail or Google account. So guys, itong paggawa ng channel art naman, if gusto niyo matuto kung paano gumawa ng channel art, comment kayo sa baba para maturuan ko kayo kung paano ko ginagawa yung mga channel art ko. So now, once na may na-upload ka na, you just have to click this button here that says select. Okay, so ayaw niyo magpakita. Ayan, so in my case, hindi ko na siya gagawin kasi nga I already had my channel art. So kapag nagawa niyo na lahat ng process na yon, at pag nagawa niyo na yung mga steps na yon, you're done. Ready ka na for vlogging. Okay, so sana nakatulong ako and sana magawa mo and enjoy vlogging. So that's it guys. Sana nakatulong ako sa inyo and enjoy vlogging. Keep on dreaming and enjoy nyo lang yung ginagawa nyo. Sana nakatulong ako and sana may na-impart ako sa inyo. And if you like this video, don't forget to hit the like button and share nyo na to with your family and friends para matuto din sila and para din sa mga gustong malaman ko paano gumawa ng YouTube channel. Sana makatulong tayo. And of course, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button na katabi ng subscription button para ma-notify ka every time na nag-upload ako dito sa YouTube and for you to be part of our growing family. So yun guys, thank you so much for watching this video. Till my next video, or till my next vlog. This has been JC Ubilia na lagi nagpapaalala sa inyo na always keep safe and always be foggy like me. Thank you everyone, goodbye!